Hello mga Veshies! Good morning, good afternoon, or good evening. Ngayong araw mga Veshies ay gagawa tayo ng isang kinatatakaman na dessert or panghimagas nating mga Pinoy. At syempre, swak na swak din talaga na pangnegosyo anytime, any season mga Vesh. So ito ang Yema Cake. So kaya tala mga Vesh, samahan niyo ko at mag-umpisa na tayo! So, uunahin muna natin gawin mga Veshies yung ating cake. So, syempre sa paggawa ng ating cake, i-strain or sasalain muna natin yung ating flour, bali cake flour yung ating ginamit dito. So, 2.5 cups ng cake flour, pero pwedeng-pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. Pero kasi kung gusto nyo na medyo mas malambot yung ating cake, so yan, mas okay talagang gamitin yung cake flour. So, i-strain lang natin lahat ng ating dry ingredients. Maglalagay din tayo dito mga Veshies ng 1 tablespoon ng baking powder. Ilagay na rin natin mga Veshies yung ating 1/8 teaspoon of iodized salt, yung ating 1/4 cup granulated or white sugar. So ayan mga Veshies, bigyan muna natin ng magandang paghalo yung ating mga dry ingredients at saka isusunod natin yung ating mga wet ingredients. And so mga Veshies, maglagay na rin tayo ng 6 pieces egg yolks. So ayan, hiniwalay ko na rin yung egg whites dito sa egg yolks kanina. Maglalagay din tayo mga Veshies ng 1/2 cup na oil, ang ating 1/2 cup ng evaporated milk, and syempre, maglalagay lang ako ng 1 teaspoon ng ating vanilla syrup. So, after nating malagay lahat ng wet and dry ingredients, so syempre, kailangan natin siyang i-mix para sa ganun ay magkaroon tayo ng magandang texture ng ating batter. Kung sa tingin nyo mga Veshies na medyo thick yung texture ng ating batter, so pwedeng-pwede kayong mag-add ng ating evaporated milk hanggang sa ma-reach nyo or ma-achieve nyo yung consistency ng batter na gusto nyo. So eto mga Veshies, para sa akin, okay na yung ganitong consistency ng ating batter. So sasalain ko siya mga Veshies, para nang sa ganon ay mas maging fine pa talaga yung kanyang texture. After nating salain mga Veshies, so iseset aside muna natin to. So ngayon naman mga Veshies, gagawin natin yung meringue. So yun yung ihalo natin sa ating butter. So ito na yung 6 egg whites na galing dun sa 6 egg yolks na ginamit natin dun sa ating cake. So imimix lang natin to mga Veshies hanggang sa maging foamy yung kanyang texture. So, pag foamy na yung texture ng ating meringue, so ayan, gradually or unti-unti na nating ilagay yung ating 1/4 cup na granulated sugar. So, ayan, ilagay na natin yung natitirang sugar and then imix natin ito mga Veshies hanggang sa ma-achieve natin yung talagang texture or yung talagang firm na talaga yung texture ng ating meringue. And then mga Veshies, kung wala naman kayong cream of tartar, pwedeng-pwede kayong gumamit ng vinegar. So, naglagay tayo ng 1 teaspoon vinegar para nang sa ganun ay mas makatulong ito maging firm yung ating meringue mga Vesh. So, sa puntong ito mga Veshies, para sa akin okay na itong texture ng ating meringue. So, pag tinaob nyo yung ating meringue, so ayan, makikita nyo, hindi talaga siya malalaglag or hindi na siya runny. Kumbaga, stable na siya. So ayan mga Veshies, naglagay na ako ng konti ng ating meringue doon sa ating butter. So make sure na dahan-dahan lang or one direction lang yung pag-fold ng ating butter. So ayan mga Veshies, lagay na natin yung natirang ating meringue. So ilahat na natin yan at i-mix na natin doon sa ating butter. At this point, okay na itong ating cake mixture, kaya naman ilalagay na natin ito sa ating mga liyanera. So ayan mga Veshies, maglagay muna kayo ng vegetable oil or star margarine kasi yung nilagay ko dyan bago natin lagyan ng butter. So ang nilagay ko dyan mga Veshies ay 1 cup pero depende din sa laki ng liyanera nyo kung gaano karami yung magkakasya. So ayan, paubusin lang natin mga Vesh at tapusin lang natin to.
So ayan mga veshies, tatapusin ko naman lahat ng ating llanera and ready for steam na natin. So ayan mga veshies, i-steam lang muna natin to for 30 to 35 minutes sa mahinang apoy lang mga veshies. So habang nag-i-steam tayo ng ating cake mga veshies, gagawa na tayo ng ating yema syrup. So naglagay lang ako ng 2 pieces egg yolks, pero pwedeng-pwede nyong dagdagan, depende kung gaano karami ng yema syrup yung gusto nyong gawin. At syempre ilagay na rin natin yung ating 1 can ng condensed milk. Maglalagay din ako ng water mga veshi, so dun ko na rin ilagay dun sa lata ng ating condensed milk, so 1 can din nun. Pero pwedeng pwede kayong maglagay ng all-purpose cream or evaporated milk kung depende sa inyo kung anong mas prefer nyo. So after natin ma-mix mga veshies, pala naglagay din ako mga veshies ng 1 teaspoon ng vanilla and salt mga veshies para mag-balance yung tamis. And then ilagay na natin siya sa stove sa mahinang apoy lang din mga veshies hanggang sa mag-thick yung kanyang texture. And then later, pag okay na, thick na yung kanyang texture, saka natin ilalagay yung ating butter. So ayan mga vesh, unti-unti nagiging malapot na siya, pero syempre hindi pa ito yung consistency na gusto natin, kaya papalaputin pa natin siya ng konti mga veshies. So pag na-achieve nyo na mga veshies yung thickness na gusto nyo doon sa inyong yema syrup, so i-turn off nyo na yung stove, and then saka na natin ilagay yung ating butter. Medyo na parami yung butter ko mga vesh. So ayan, depende doon sa syrup na gusto nyo gawin mga veshies yung ingredients na gusto nyo. So para doon sa ating mga exact measurements ng ingredients mga veshies, paka-check nyo na lang doon sa ating description box below. So ayan mga vesh, haluin lang natin kasi mainit pa naman yan. So hanggang sa madissolve na yung ating butter, and then ready to pour na doon sa ating cake. So ayan mga veshies, naglagay na ako doon sa ating 500ml tubs kasi yung gagamitin ko. So swak na swak to pang negosyo mga veshies. So depende sa inyo kung gaano kalaking tub, kasi ako yung llanera ko is small yun lang yung size. So kaya yung tub na ginamit ko is 500ml lang. Pero kung yung mga llanera nyo is large or malaki, so ayan 750ml na tub yung gagamitin nyo. So ayan, naglagay lang ako sa ibabaw ng 1/3 cup ng ating yema syrup mga veshies. At ayan mga veshies, nag-grate na rin ako ng ating cheese dun sa top ng ating yema cake. So, ang bango niya mga vesh. Alam mo yun kasi yung cheese and then yung syrup natin, ang bango niya mga vesh. So, syempre mga veshies, hindi naman pwedeng tapusin ko ang video ito nang hindi ko to titikman. So, ayan, dinamihan ko ng cheese mga vesh kasi mahilig ako sa cheese. Pero yun, depende sa inyo kung hindi kayo nyo masyadong betang cheese. So, kontian nyo lang. Ang lambot ng texture niya mga veshi. So ayan no. So tara, tikman muna natin 'to mga vesh. Sobrang bango niya talaga mga vesh. Alam mo 'yung nakakataka. Ang sarap niya mga vesh. Alam mo 'yon, doon muna tayo sa cake kasi 'yung cake talagang alam mo 'yon, ang lambot kasi iba talaga pag cake flour 'yung ginamit mo. Para sa akin, compare sa all-purpose flour. Tapos, nakatulong pa yung ating meringue sa pagkakaroon ng spongy na texture ng ating cake. Pero hindi ko talaga siya kasi tinamisan kasi maglalagay pa nga tayo sa top ng ating yema syrup. Yun nga lang mga besh, yung ating yema syrup medyo bitin yung nagawa ko kasi nakagawa ako ng 9 na llanera. So, pero medyo bitin yung syrup para dun sa 9 llanera. So, small size yung ginamit ko. Kaya sa next time, so mas dadamihan ko pa yung syrup. So yung yema syrup, pwedeng-pwede nyong lagyan ng evaporated milk or all-purpose cream instead na water. So ayun, feeling ko mas masarap pa pag ganon. And then kung medyo natatabangan kayo, pwede nyo pang dagdagan naman ng condensed milk. So ayan, ang lambot mga vesyo yung ating cake. So hindi lang talaga pang merienda to sa ating pamilya mga veshies, suwak na suwak din talagang pang negosyo. So para sa complete na details ng ingredients and costing mga veshies, paki-check niyo na lang yung ating description box below.
At syempre, bago tayo magtapos mga veshies, nice ko magpasalamat sa inyong pag-subscribe, like and share ng aking mga videos. And please don't forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa aking mga upcoming videos. Thanks for watching! Bon appetit!